Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang fantasy comedy film na The Brass Teapot. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa mag-asawang Alice at John na kasalukuyang walang mailutong pang-almusal dahil hirap sila sa buhay. Salesman si John na hirap makabenta at naghahanap naman ng trabaho si Alice. Kinabukasan habang nasa biyahe sila ay nabangga ang sasakyan nila ng isang pickup truck. Habang iniimbestigahan ng pulis ang insidente ay napansin ni Alice ang isang matanda na may pinulot na tansong teapot sa loob ng isang lumang drum. Sinundan niya ang matanda na pumasok sa pag-aari nitong antique shop. Nagkunwari siyang customer na tinitignan ang mga binebentang antigo. Umalis saglit ang matanda upang sagutin ang telepono. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Alice na lapitan ang teapot. Nang hawakan niya ang teapot ay naisip niyang mukhang mamahalin ang bagay na iyon. Hindi na niya ito binitawan at dolly-dolling tumakbo palabas ng tindahan. Sinabihan niya ang asawa na paandarin na ang kotse upang makalayo na sila sa lugar na iyon. Labis niyang nagustuhan ang ninakaw na teapot. Bumalik ng bahay ang dalawa, walang kamalay-malay na ang tokuring ninakaw nila ay mabilis na babaguhin ang kanilang buhay. Sa sumunod na araw, habang kinukulot ni Alice ang kanyang buhok ay nasunog ito. Kasabay nito ay tila gumalaw ang teapot sa harapan niya. Nang tanggalin niya ang takip ay may nakita siyang $200 sa loob. Namangha, agad niyang kinuha ang pera at inamoy ito. Nang muli siyang masaktan ay $700 ang lumabas sa loob ng teapot. Hindi siya nagkamali ng teorya at napagtanto niya na ang inilalabas na pera ng teapot ay depende sa tindi ng pinsala na nararanasan niya. Naisipan niyang tadyakan ang lamesa at dahil sa tindi ng sakit na naidulot nito sa kanya ay muling naglabas ng pera ang teapot. Hindi pa siya nasiyahan, sinuntok niya ang kabinet kaya muling naglabas ng dolyar ang teapot. Samantala, kinausap si John ng kanyang boss upang ipaalam sa kanya na huling araw na niya iyon sa trabaho. Pag-uwi niya sa bahay ay nakita niya si Alice na nakahandusay sa kama. Agad niyang inalam kung ano ang nangyari sa asawa. Nagtataka si John na tila masaya pa ang asawa sa sitwasyong iyon. Sinabi ni Alice na okay siya at hindi niya kailangan na dalhin siya sa ospital. Niyaya niya ang asawa sa sala at pinahawak ang teapot. Tapos ay sinampal niya siya. Bago pa man makapag-isip si John kung ano ang nangyayari ay binuksan ni Alice ang teapot at ibinuhos ang mga naipong pera sa loob. Ipinaliwanag ni Alice kay John ang kakaibang lihim ng teapot. Hindi siya naniwala at inisip na palabas lang iyon ng asawa. Bago pa muling magduda si John ay tinuod siya ni Alice dahilan upang muling umulan ng pera. Ipinagpatuloy nila ang eksperimento sa buong magdamag at natuklasan nila na ang halaga ng pera ay direktang may kaugnayan sa tindi ng mararamdamang sakit sa katawan nila. Ipinahayag ni Alice na kung ipagpapatuloy nila ito ay maaari silang maging pinakamayamang tao sa mundo. Ngunit hindi pumayag si John. Naniniwala siya na gaano man kalaki ang makukuha nilang yaman ay wala itong silbi kung ang kapalit naman nito ay pagkasira ng kanilang kalusugan at pagkatao. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Alice sa disposisyon ng asawa. Kahit sa pagtulog ay mahigpit ang pagkakayakap ni Alice sa teapot. Nang magising siya ay wala na sa tabi niya ang teapot. Nabasa niya ang sulat mula sa asawa na sa huli ay masama ang idudulot sa kanila ng teapot. Samantala, nagpa siya si John na isauli ang teapot sa orihinal na may-ari nito. Pagdating niya sa tindahan ng matandang babae ay tila matagal na itong sarado. Ayaw niyang mapahamak sila kaya determinado siyang huwag itong mapunta muli sa kamay ng kanyang asawa. Dinala niya ito sa isang subastahan upang ibenta ngunit sa mahal nito ay walang nakabili. Pagdating sa bahay ay nagkaroon sila ng kompromiso. Nagsabi si John na titigilan na nila ang teapot bago pa nila maranasan ang posibleng kapahamakan na dala nito. Ngunit humingi ng kondisyon si Alice na titigil lang sila kapag nakuha na nila ang 1 milyon. At iyon ang napagkasunduan ng dalawa. Sinimulan nilang ilagay ang mga kamay malapit sa apoy upang maglabas ng pera ang teapot ngunit hindi iyon sapat. Upang pabilisin ang kanilang pagyaman, pina-Brazilian wax ni Alice ang buong katawan. Samantalang si John ay nagpabunot ng ngipin ng walang anesthesia. Pagkatapos ay nagpatato silang dalawa. Unang ginawa nila sa pera ay binayaran nila ang kanilang utang. Ang iba ay itinago sa loob ng tangke ng inodoro. Habang pinag-uusapan nila ang kani-kanilang pangarap ay biglang pumasok ang 2 misteryosong Hudyo na hinahanap ang teapot. Inatake nila si John habang hinahanap ang teapot.
Nagsabi ang dalawang lalaki na sinugal ng kanilang ina ang kanyang buhay para makuha ang teapot at sinabi nito na may nagnakaw ng teapot niya bago ito malagutan ng hininga. Nagsinungaling si Alice na nabenta na nila ang teapot. Nang hanapin ng mga Hudyo ang pinagbentahan ay ibinigay ni Alice ang pera na iniluwal ng nakatagong teapot. Matapos ang tagpong iyon ay nagpunta ang mag-asawa sa library upang alamin ang nakatagong lihim ng teapot. Nalaman nila na ang teapot ay nagmula pa noong unang siglo at nagtataglay ito ng espesyal na kapangyarihan. Ngunit natuklasan ni Alice na isang malagim na katapusan ang posibleng kahaharapin ng sino mang may hawak nito. Natakot si Alice na matuklasan ni John ang katotohanan kaya mabilis niyang pinunit ang pahina at inilagay ito sa kanyang bag. Di alintana ni Alice na ang ginawa niya ay magdudulot ng kapahamakan sa kanilang mag-asawa. Sumunod na araw ay binili ni John ang pangarap na kotse at si Alice naman ay bumili ng diamanteng sing-sing. Tapos ay bumili sila ng isang malaking mansyon. Nagpakasasa sila sa luho at kayaman ang nakuha. Makalipas ang ilang araw ay nag-organisa sila ng party sa loob ng kanilang mansyon. Habang nagkakasiyahan ay dumating si Dr. Ling, isang espesyalista sa mga antigo. Interesado ito sa teapot ngunit nagsinungaling si John na nagsabing idinonate na nila ang teapot sa isang museo. Di naniwala ang Chino at nagbabala na mapapahamak sila kapag pinanatili nila ang teapot sa kanilang posisyon. Di nagpaapekto ang mag-asawa at pinalaya si Dr. Ling. Isang gabi, nakita ng dating may-ari ng bahay na inuupahan nila na kakaiba sa teapot na yakap ni Alice. Nang papasukin nila ito ay nagawa nitong maagaw ang teapot kay Alice. Tumakbo ang lalaki palabas at tinapon ang teapot sa kalsada bago ito sinagasaan. Alalang-alala ang mag-asawa sa teapot. Nagtataka ang mag-asawa at hindi man lamang nagasgasan ang mahiwagang bagay na iyon. Agad nilang tinungo ang inn na tinutuluyan ni Dr. Ling upang malaman ang katotohanan. Sinabi ng espesyalista sa kanila na ang teapot ay 2,000 taon na at marami na ang gumamit nito sa buong kasaysayan, ngunit lahat ay nagkaroon ng malungkot na katapusan. Kapag napunta ito sa maling kamay ay magdudulot ito ng malaking pinsala. Kahit pa mapunta ito sa mabuting tao ay magdadala pa rin ito ng kapahamakan. Gayunpaman, nanatili ang kasakiman ni Alice at hindi ibinigay kay Dr. Ling ang teapot. Nanindigan siya na magiging responsable siya sa pangangalaga ng teapot at hindi ito mapupunta kaninuman. Isang gabi, muli ay nilooban sila ng 2 Hudyo. Natagpuan ng mga ito ang perang tinago nila sa tangke ng inodoro. Pinilit ni Alice na harapin ni John ang mga lalaki. Ilang saglit pa ay lumabas si Alice dala ang teapot. Napagtanto nila na pera lang ang pakay ng 2 at hindi ang teapot na alam nilang magdudulot ng kapahamakan. Nagbabala ang 2 na iwasan na nila ang teapot bago pa mahuli ang lahat. Di nakinig ang mag-asawa at nilabanan ang 2 Hudyo upang mabawi ang inipong pera nila. Sa kasamaang palad ay lalo lang silang nasaktan. Kinabukasan ay bumalik ang ulirat ng mag-asawa. Napansin nila na maliit na halaga na lang ng pera ang inilalabas ng teapot. Upang mapanatili ang kanilang marangyang pamumuhay ay naghanap sila ng mas malupit na paraan upang masaktan. Pumunta sila sa isang underground bar, sumat ng whiskey tapos ay nilapitan at sinampal ang pinakaastig na lalaki doon. Di siya nagkamali dahil inupakan at tinadyakan siya agad nito. Kinabukasan habang tinatapon niya ang basura ay muling lumitaw si Dr. Ling. Nagbabala siya kay John na nagsisimula nang lumabas ang negatibong epekto ng teapot. Sinabi ng espesyalista na ang masamang kahihinatnan nila ay hindi na maibabalik kung hindi sila titigil sa paggawa ng pera gamit ang teapot. Samantala, daladala ni Alice ang teapot saan man siya magpunta. Nang may isang skateboarder ang natumba malapit sa kanya ay nag-react ang teapot at naglabas ng pera. Simula noon ay naisipan nilang mag-asawa na dalhin ang teapot sa mga aktibidad na may nasasaktan tulad ng boxing, pagtatato, panganganak at iba pa. Dahil doon ay nakaipon sila ng malaking halaga. Ngunit tila hindi pa rin sila nakukontento sa mga natatamasa at naghahangad pa ng mas malaking halaga. Isang araw, habang tumatawid ang isang lalaki ay tinumbok ito ni Alice sa halip na iwasan. Mabuti na lang at naramdaman ni John ang intensyon ng asawa at agad na binawi ang manibela sa tamang oras. Hindi nagpatinag si Alice na sinisi pa ang lalaki sa pagtawid nang nakapula ang stoplight. Napagtanto ni John na wala na sa katinoan ang kanyang asawa kaya nagsabi siya na kailangan na nilang ibigay ang teapot kay Dr. Ling. Lalong nag-init ang ulo ni Alice na sinabihan si John ng masasakit na salita.
pagbaba niya ng sasakyan ay napansin niyang naglabas ng pera ang teapot. Nagtataka sila kung bakit naglabas ng pera ang teapot gayong wala namang nasaktan sa kanilang dalawa. Napagtanto ni Alice na ang emosyonal na sakit mula sa masasakit na salita ay maaari ring makagawa ng pera. Sinimulan niyang insultuhin ang asawa sa pagsasabing wala siyang binatbat at wala siyang kwentang asawa. Ramdam ni John ang sakit na ikinatuwa ni Alice. Nagsabi si Alice sa asawa na ito na ang pagkakataon niya upang ilabas ang mga sikreto niya. Inamin ni John na minsan ay naiisip niya pa rin ang ex-girlfriend niya kapag hinahalikan niya si Alice. Labis na nasaktan ang asawa sa narinig ngunit napawi ito nang maglabas muli ng pera ang teapot. Sa mansyon nila habang nag-aagahan, umamin si Alice na pinatulan niya ang landlord nila bago sila ikasal. Halos hindi makayanan ni John ang narinig sa asawa habang patuloy na naglalabas ng maraming pera ang teapot. Mabilis na sinugod ni John ang dating landlord. Ngunit pagdating sa tinutuluyan ng landlord ay hinarap at hinedbat siya nito. Nang ilapag ni Alice ang bag upang tulungan si John ay napansin ng landlord na may perang lumabas sa loob ng teapot. Namangha siya sa nakita ngunit agad na inagaw ni Alice ito tapos ay sabay nilang nilisan ni John ang lugar. Samantala habang naglalakad ay napansin nilang hindi nagbibigay ng parehong resulta ang pang-iinsulto nila sa isa't isa. Kaya't inilipat nila ang kanilang atensyon sa mga tao sa paligid. Sinimulan nilang katukin ang pinto ng isang kapitbahay at ipinaalam sa lalaki na ang asawa niya ang may kasalanan kung bakit namatay ang aso nila. Sunod na nangyari ay nag-away ang mag-asawa. Sunod na pinuntahan nila ang opisina kung saan dating nagtatrabaho si John. Ipinakita ni John sa asawa ng boss niya ang larawan kung saan ay nagladlad ito kasama ang bagong lalaking empleyado. Nagkaroon ng nervous breakdown ang asawa ng boss niya at nagbigay ito sa kanila ng dagdag na yaman. Pag-uwi nila ay inayos nila ang perang iniluwa ng teapot. Di pa kontento, muling nakaisip si Alice ng bagong ideya kung saan ay papatay sila ng masasamang tao. Sa pamamagitan nito ay magkakamal sila ng malaking pera at pabor ito sa lugar nila. Habang naghuhukay ng paglilibingan nila ng liligpiting masasamang tao ay nakonsensya si John. Sinabi niya sa asawa na hindi niya kayang pumatay ng tao. Nararamdaman niya na nababalot na ng kasamaan ang pag-iisip ni Alice. Walang magawa, tinalikuran niya ang asawa at umalis. Pinuntahan niya ang tinutuluyan ng espesyalista at humingi siya ng tulong. Tinanong niya si Dr. Ling kung bakit hindi niya nalang ninakaw ang teapot gayong alam niyang nasa kanila ito. Ipinaliwanag ng espesyalista na ang sumpa ng teapot ay maaaring masira lamang kung kusang ibibigay ito ng may-ari. Gayunpaman, ngayong tuluyan nang nahulog si Alice sa kapangyarihan ng teapot, kahit si Dr. Ling ay wala nang magagawa upang makatulong. Nabigo si John at bumalik sa mansyon. Tinakot niya ang asawa gamit ang teapot. Pinapili niya si Alice sa pagitan niya at ng teapot. Nagsabi si Alice na pinili niya si John ngunit ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok sa teapot. Nawalan si John ng pag-asa na magbabago pa ang asawa kaya tumalon siya sa bintana. Pagbagsak niya sa lupa ay naglabas ng malaking halaga ang teapot. Nagmadali si Alice na binaba ang asawa, hindi alintana ang perang lumilipad sa paligid niya. Sa kabutihang palad ay nagkamalay si John. Sa sandaling iyon ay nagpasya si Alice na ibigay na nila ang teapot kay Dr. Ling kinabukasan. Ngunit di nila alintana na muling darating ang sakuna habang sila ay natutulog. Narinig ni Alice na baka napasok na sila ng magnanakaw. Nang bumaba si John upang alamin ay nakita niyang nawawala ang teapot sa mesa. Pagtingin niya sa bintana ay nakita niya ang sasakyan ng dating landlord na papalayo na. Nangangahulugan na alam na ng landlord ang lihim ng teapot kaya ninakaw niya ito. Upang maiwasan ang mas malaking sakuna, nagpasya silang kuhanin ang teapot upang ibigay ito kay Dr. Ling. Gayunpaman, nang dumating sila sa bahay ng landlord ay natulala sila sa kanilang nasaksihan. Tila may kaguluhang nangyayari sa loob ng bahay ng landlord. Sa mga sumunod na segundo, humiral ang kasakiman ng landlord at ng kanyang asawa dahil handang ipagpalit nila ang kanilang buhay para sa walang katapusang yaman. Malinaw na nauunawaan ng landlord kung paano gamitin ang teapot. Di nagtagal ay biglang lumitaw ang dalawang hudyo. Sa pagkakataong iyon ay hindi upang kuhanin ang perang nalikom nila mula sa teapot, sa halip ay upang bawiin na ito. Magkamatayan man ay hindi pumayag ang mag-asawa sa hiling ng dalawa, kaya nabaril ang landlord. Sa takot na madamay ay nagkubli si Alice at John habang patuloy na nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng dalawang kampo.
Kasabay nito ay tuloy-tuloy ang paglabas ng maraming pera mula sa teapot. Nang tumahimik ang paligid ay nakita nila na nakahandusay na ang apat sa nagkalat na pera. Kinuha nila ang limpak-limpak na salapi at teapot. Tapos ay kusang loob nilang ibinigay ang teapot kay Dr. Ling na naghihintay sa labas. Sinabi ni Dr. Ling na sa tagal ng panahon ay napa sa kamay na ng hari, diktador, pari, magsasaka, general at libo-libong tao ang teapot. Gayunpaman, iilan lang ang nagkusang loob na bitawan ito. Dahil dito ay nagpasalamat si Dr. Ling at umiral ang kabutihang loob nila sa huli. Ibinahagi nila ang parte ng natira nilang pera sa tunay na kaibigan nila tapos ay namuhay sila ng payak gamit ang lumang sasakyan. Sa huling eksena, makikita si Dr. Ling na dala ang teapot sakay ng isang malaking bangka sa gitna ng dagat. Doon ay itinapon niya ang teapot, kasama ang lahat ng walang hanggang kasamaan nito, sa madilim at malalim na karagatan.